Bakit nga ba natin ibebenta siya? Matapos natin na-upgrade lahat-lahat. Bagong air filter, naka-remap, engine guard na napakamahal. Bakit magbebenta na naman tayo ng motor? Totoo ata yung sinasabi nila mga tol na pag nagbenta ka na, parang sunod-sunod na yan. Ngayon ito na lang natira sa akin. Napaka-pogi. Inalagyan ko siya ng lagay ng top box kasi yun ang kailangan ko pag nag-long ride. Ang problema naman ngayon mga tol, hindi bagay sa kanya may top box. Kasi mataas yung pet niya. Pag ganun kasi yung pet ng Suzuki. Tapos, pag nilagyan ko ng windshield, hindi rin babagay sa kanya kasi parang sungay. So may binabagayan talaga. Although yung seating position niya, napakaganda, hindi naman nangangalay. Kasi upright yung position niya, tapos nilagyan ko pa ng handlebar riser. So actually, di ko talaga ibebenta dapat to eh. Kaso mas kailangan ko ng yung mas bagay lagyan ng top box. So di ko pa alam kung anong pwedeng ipalit sa kanya, no? Siguro adventure bikes o kaya touring bike. Kasi pag may top box to, masyadong mataas hanggang dito. Saka hindi babagay talaga sa kanya pag naka top box. Solid na solid, oh. Kaya swerte yung mga kabili nito. Hindi kasi lahat ng nagbebenta may issue ang motor. Minsan nasa tao lang talaga kung bakit nagbebenta ng motor. Baka mag-upgrade, magpapalit. So di ko pa alam kung adventure bikes o touring bike. Pero sa ngayon, binibenta ko siya mga tol. Kaso yung mga bumibili masyadong barat. Tignan nyo naman, ang kinis. Walang ka-issue-issue yan. Bago pa yung gulong. Naka-Brembo. Tapos nilagyan ko ng T-Rex engine guard. Maganda rin yung exhaust niya, Zeus. Pagdating sa gas consumption niya, nasa 14 km per liter. So kapag nag-inline 4 ka mga tol, yung mga nangangarap mag-inline 4, ganitong motor, 1000cc, meron kayong tatlong pinaka-basic na maintenance. Kumbaga, ito na yung tatlong basic na gagastusin nyo sa motor nyo. Pinakamalaking gagastusin nyo sa kanya, gasolina. Isipin na lang natin, sa loob ng isang taon, makakatakbo kayo ng 10,000 km sa loob ng isang taon. Yung 10,000 km na yun, kwekwentahin nyo na. 14 km per liter. So magkano na yon? Lalo na ngayon mahal ang gas. Pangalawa, nagagastusin nyo sa kanya is yung regular na pag-change ng oil. Ang oil po nito mga tol, 3 liter. So ang gamit ko sa kanya, Motul 300V. So 1,000 mahigit ang isang litro. Balay 3,000 mahigit na yon. Tapos fuel filter. Ang maximum o minimum na lang yan mga tol, 4,500 to 5,000 ang gagastusin sa change oil. Every 5,000 km po yun. O every 4,000 km. Mas maganda kung every 4,000 km. Ang isang mabigat dyan, gulong. Kasi yung gulong yan, 23,000. Buttlux S22. 23,000 yung dalawa. So nagpapalit kayo ng gulong dapat every 9,000 km or every 10,000. Yung iba, 8,000 km pa lang nagpapalit na ng gulong. So yun yung mga pinaka-basic na gagastusin nyo sa isang 1,000cc na motor. Kapag umabot na kayo ng 15,000 km, sigurado magpapalit na kayo dyan ng spark plug. Magpapalit na kayo ng brake pad. Kasi yung preno nyo kailangan makapit. So mabigat ang pag-maintenance ng big bike mga tol. Pero ang ibibigay naman niya, saya. Baga, masaya kayo habang nakasakay kayo. Yung saya na yon may kapalit na halaga. Hindi naman sirain ang big bike mga tol. Depende na lang sa inyo kung paano kayo gumamit. Kaya yung tatlong sinabi ko, yun talaga yung gagastusin nyo sa kanya. Gasolina, change oil, saka gulong. So gasolina talaga ang numero uno sa kanya. Kasi bawat piga mo, bawat bomba mo, may gasolina ang natatapon. Pagdating naman sa takbo mga tol, 150 horsepower. So napakalakas niya. Kumbaga overpower na siya dito sa atin. Kasi 100 kph lang naman ang takbuhan natin sa expressway. Tapos sobrang traffic dito. Tapos yung mga daan natin puro lubak. Maganda kasi sa pakiramdam mga tol kapag may motor ka. Naisagad mo kahit isang beses man lang. Kaya bago nyo ibenta ang motor, isagad nyo muna. Isang beses lang, huwag mo nang ulit-ulitin kasi delikado eh. Pag nagkamali tayo, buhay ang kapalit. Kailangan talaga ride safe lang. Actually lahat ng gusto ko nandito na sa motor na to eh. Ang ano ko lang talaga dito, walang windshield. Nakakapagod din pag high speed.
Tapos yung top, lagay ng top box. Mas maganda pa rin talaga pag touring bike o adventure bike, lalo pag malayuan ang trip. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna tayo. Ride safe tayo palagi.